Welcome sa AGC Backyard Pauper's Farm. Tawag na ko ni Pauper's Farm because tanan na akong mga gamit, mga recycle. I have Cornish Bantam, I have Modern Game Bantam, I have Polish, I have US or American Silky, I have Chabo Bantam, I also have Ball Cochin Bantam, I have different colors of Ball Cochin Bantam. By the way, I'm Arvin Cruz. I started alaga og mga manok way back year 2002. Started with Bantam, gagmay kato ordinary na Bantam. And then, the years went by na nag-shift ko hobby into Betta, into Flower Horn, and other pets. Year 2022, nag-acquire ko balik og mga Bantam nga manok, and karon mauna ni ang akong ginapadaghan. Now, when we say Bantam, dili na siya tong Bantam nga katong makita na itong murag Bisaya ang gagmay lang, but there are different types of Bantam chicken. By the way, kauban mi ni Ryan sa una sa hobby. Sa Flower Horn, sa Betta, kauban mi ni Ryan. And glad na na-meet na ko siya balik atong na-exhibit sa Abrisa Mall. Kining mga Bantam na ito, they are fancy chicken. They're called fancy chicken because not only for pet, but sinasali nila ito sa show, lalo na sa Luzon. Very prominent ang mga ganitong klaseng manok, sinasali nila sa show. Meron silang mga criteria for each variety. Actually, lain-lain dyan sila og characteristics. Naiuban nga hardy, buti pa sabot, ligon nga manok, baskin pag ulan init, musukol. Pero naapoy ubang manok na ko, or naay ubang variety nga luyahon, especially karon nga medyo ulan-ulan, medyo makita nimo ang kausaban sila hang movement because of the change of weather. I love experimenting on colors. So, I tried breeding different kind of colors and then select all the nice color ones na Bantam. So, I also have Brahma Bantam. At kung suruyon tanan ng klase-klaseng manok na Bantam para napod mo'y mahibawaan kung sa yun din yung klase-klase na Bantam. Dili lang itong general term nga Bantam, kundi klase-klase na Bantam, kaya na-adjoy lain-lain klaseng Bantam. Feeds, muna ang ginagamit na ko sa mga manok na naana sa mga 3 months up. Even sa breeder, muna niya akong ginapakaon. Gallimax 2000. Sa mga gagmay, ang ginagamit na ko is BMEG 1000. So, sa mga adult, inani kadaghan ang akong ginapakaon in the morning, inani pud kadaghan in the afternoon, every manok. So kung naa kay 5 ka manok na adult, 5 ka ingon ani in the morning, 5 ka ingon ani in the afternoon. So mo na ang diet nila. Maintaining ko sa 110 grams per day. So mo ni ang sample sa ako ang kulungan. Nga ingon ako nga inato ra kayo or popper scoop. So mga used nga cucumber, used na GI sheet, and then ang mga kawayan. So mo ni ang American Silky. So ang color ani is ang choco, ang all black. American Silky gihapon. Duha ka klase na American Silky ni. Ang isa standard na American Silky, ang isa is Showgirl. Ang Showgirl is katong walay balahibo ang liog or ang ginatawag nila na og cobra sa uban nga dapit, cobra. Walay balahibo ang liog. So mapansin ninyo
medyo bulingit og naong. It's because breeder na ko sila eh. So sa yuta, mo nang inana ilang mga naong sa tubig, mo nang medyo basa ang ilang mga ulo. Mo ni ang partridge nga color. Breeder na partridge color na yo American Silky. Mo ni ang female nya, ang isa male nang lalaki daw. Mo ni ang male. Okay. So makita nimo ang comb niya, ginatawag na siya nga comb na walnut comb. Namo ko'y uban nga ang comb nila, straight comb, that is ano, fault. Kumbaga sa show, fault siya. Saan kaya, ang comb din? Kinang tapay. Okay. Monid siya ang tama na tapay sa US Silky. Na, so kung straight na siya, buti pa sabot, fault na siya or delete na siya, ang uban gina-cross manggod nila. Another color of US Silky, male, light buff yata ito, murang light buff ang color niya. So the same, walnut yahapon ang comb niya. Mone ang male, mone ang female. Mas guwapa ang female. Mas guwapa dyan ang female. Inaudagan sa suga para nga. So makita niyo ang comb. Walnut yahapon ang comb niya, masing female siya. Okay. Ini ako ang breeder na showgirl. Splash ang color ani, all white na color. Showgirl. So, pag maliguan na. Oo, padalhan ta kag picture ana nga. Naka-prep for display or prep for show. Napod ni grooming? Oo, actually ginablow. Ang iba, parlor, naka-parlor. Oo. Ang uban ginagroom ni siya, ginaliguan tapos gina-blower para mobalik ang ilahang crest o kanang ang silky texture sa ilahang crest mobalik. So ilang ginabuhat pag naga-show or naga-groom, naga-display. Ilahan ni ginaliguan and ginablower para mobalik ang cotton ni nga crest. Crest ang tawag sa ulo, balahibo sa ulo. Moni ang female. Moni ang male, splash male. So makita ninyo ang comb, walnut gihapon. Murugit siya walnut na. Moni ang color nga splash. So these are ungroomed breeders. O ani sila mag-groom. Kani is the black variety. Color black. So US Silky gihapon na siya breeder. Baka pwede gid ni mo no kung nagid sila budget. Kanan naka designer pud ang cage ba no? Oo. Kay pang show gud sila. Oo. So ito farmman, so farmman actually more on breeders man gud siya, mo nang dili kaayo ang mga naong nila dili kaayo gwapo kay breed. Sige bi sila ka gamit no, so mo na siya tumpang show gud. Gwapo gud, pakita na ko sa imong pag ano, pakita na ko tong nagroom na ko. So mo na yung female, so naga-experiment ko color karon na ko'y color nga blue katong abuhon daw mil, so black. Ibangga na ko og splash, bali gibreed na ko ang splash og ang black na color. Nay ni gawas na kana dili katong blue. Sumba sila man nate. Dili sila mo lupad kay silk magod ang ilang kuan. So nana ko'y blue. Di ba abuhon siya? Katong ganyan na is black. Uso na buhok karon. On the business side, sadly,
at this point in time, dili siya parehas atong time nga kusog gaya siya during pandemic eh. During karon nga mga panahon, medyo dili pa magud kaayo ka ng what we call this, dili pa kaayo na ilhan kining mga inaning klaseng manok diri sa Davao. Or kung naa man, pipila lang ang naa. Ang pagkabalo nako karon sa Davao is ang Sirama medyo ang ilado, pero the rest of the Bantam, murag wala kay sila kaila. Kay generally, pag ingon ni mong Bantam, ingon sila nga, okay, Bantam, ordinary Bantam lang, pero wala sila kabalo nga, naday lain-laing klaseng Bantam. Ang day old, nasa mga 350 to 500, depende sa klase sa manok. So, mag-range na siya. So, day old is 350 to 500. Ang month old is nasa mga 750 to 800. Ang breeder nako, I sell it depende po sa color. So, sa for example, sa Cochin Bantam, I'm selling ordinary colors for 5K per pair. So, buti pa sabot, breeder na sila. Tapos, ang mga nice na color or rare na color, averaging 10,000 to 12,000 per pair. Inana ang price range niya. So, depende po na sa manok. So, mauna, usahay, mangutana sila, kung tagpilang imong manok, I will just say, price range is from this price to this price. Kay lisod magod gayo, musulti yung price, and then, actually, di nila ma-appreciate ang manok, labi nagtaas ang presyo. So, maunang, nalang ko yung mga price range, and depende na po sa ila kung mupalit sila or dili. So, kana na klase is bulik or bard ang tawag ana sa uban. Na ako'y duha ka klase anang bulik, na ako'y inana anang black and white, na pugoy orange and black na color. Diri is all white. Okay, na ako yung mga eggs, oh. Yuh. Ako yung mga itlog. Produce sa all white. Colombian. Talisayon. Talisayon, i-cross na ako, Colombian. Moni ang color na variety na medyo mas pricey kumpara nimo sa ibang color. Ang tawag ani is Millifleur. Millifleur? Oo. Moni ang female. And muna yung male. Pero na ako yung mas gwapo nga color ani, nasa pikas nga pin. Ini yan, muna yung pinaka nindot na ko nga color yan. Ang structure niya, lingin. Mini clear niya po niya. Muna ang male. Muna ang female. Marag meaning ito sa Millifleur is marag million flowers. Millifleur? Okay, pwede. Actually, mo yata ang meaning niya. Mottled blue. Muna female. Muna yung male. Ang male niya is murag splash or some murag color blue. Lavender ba? Pero babae niya mottled. Blue motted. Nice, no? Nice. Motted black. Malalaki. Tuyok daw dari.
Baliktad ka para makita na. Ano yung mounted black na babae? Ano yung color buff? Buff male. Gwapo no? Sa bato tayo yung anak. Abliha daw yung pako. Female na buff. Buff color. Oh, sayang man sila lutuon. Kaluto gihapon niya. Ha? Kaluto gihapon ko nila. May bayang lasa? Pila ni ani bin? Akin ni 6,000 ang pair. Pero you're selling smaller... Ah, mga chicks? Yeah. Ang produce na ko karon is katong mili. Na ako yung mga mili inani. Wala pa. Muna ang bulik na orange and itom ang combination color. Ang ako ang backyard farm or ang AGC backyard poppers farm is ang kadako niya is 600 square meters. Ako alang gi-maximize ang area nga naay kulungan sa likod, sa para sa likod nako, naay kulungan sa side sa perimeter naay mga kulungan. I have estimated more or less mga 200 chicken, apil na ang mga piso including the chicks. I have at least mga 200 to 250 heads. Ana ako isa ka tawo, ginasweldohan ako siya og at least 5 to 6,000 a month. So apil na ang iyahang pagkaon, apil na ang iyahang balay, tubig, kuryente, libre na. Ang feeds karon nasa mga 2,000 pesos per sack. So sa 2,000 pesos, ang feeds nako naga-last for about 10 days. Ang one sack is 10 days. Bimeg Integra 1,000. And I do also shift sometimes Galimax 1,000. So, depende na lang sa availability sa feeds kung unsa ang na-available sa inyong lugar. I'm not promoting anyone or I'm not promoting any product, pero mauto akong gamit diri sa farm. Very cheap lang kayo ang starting kay na ako'y friend nga gipasugod na ako og inani nga farming, pero backyard niya naradyo sa tugaran silang balay. Actually, gitagaan ako siya og pear. So from that pear nakaproduce na siya karon og 6 kabuok nga chicks kan running 6 months running 3 months old. So makita na to nga karos lang nako to gihatag 3 months ago karon na siya produce. So pasta mo ni ang male polish. So wala nang color ng male o female. Gi-project color nako. Nabuhat ko og laing color. So mo ni ang female. Female polish. Pila pud ni? 8 to 10k pair. Do you always sell in pair? By pair para mapadaghan nila. Di ko nakabili diyan separately. Wala. Modern game bantam. Male. Ah, modern na siya? Modern game. Game? Modern game, bantam. Female. Male, female. How much? 8K pair. Adult na ba na, bay no? Adult na yan. Adult na. Difference niya sa panabong. Pareho, no? Gamay lang yun siya. Gamay lang yun siya. So, modern game bantam ng yeah. Yapon. Modern game bantam, different color. Female. Female, black. Kining krill ang tawag nila or bulik na orange.
Male. Na may nagpasabong bantam? Na. Nasa dabo. Pero kini ako pang kuan lang jud siya. Pang display or pang show or pang pet. Napa isa kaset. Hilig ko og eksperimento og lain-lain color sa manok. So kung mag-alaga ka ani, maka ano gid ka maka-design ka gimo. Signature color nimo pwede. Lemon blue, I guess lemon blue ang color niya. Then all white ang female. Nice. Ini ganahan kayo ang color niyo. Rare ang color ni. Unique ang color. Guwapo kay siya, color good. Tari na. Tari na. Sultada. Lagi ang title na to ni designer chicken, no? Pwede. It's a designer chicken eh. It's not, it's made really for pets. Pets, not for consumption. Mm. Pero diri nag-originate ang broiler sa Cornish na line. Guniti ra good. Ikaw gunit. Dingin bitaw ba no? Gani. Bidhi ko be. Oh. Pero kay di ka balam ko og manok ba. Wala mo kaon. Muna yung male, this is the male. And this is the female. Magunit ang bitin para di ka pala magunit manok. Cornish bantam. Wow, pa parang porma, no? Oo. Well, I started with Old English Bantam. Kung kabalo mo sa Old English Bantam, muna ang pinaka-common nga bantam na makita nato throughout the Philippines. Kasi Old English ay katong murag Bisaya na gagmay. So I started with that one and then upgrade and I palit ko og mga lain-laing klaseng bantam. Handod sa nakaabot ko ginani kadaghan nga variety. Actually, niabot yun 14 varieties apil ang mga large breed. But I concentrated now on small breeds or bantam breeds. We have this seminar every month regarding sa pagpo-poultry. Appeal diha ang poultry production, broiler, layer, quail, pwede rin yung pigiri. Meron po tayo. And we also have brochures or pamphlets regarding pag-rear ani nga mga manok or mga agri animals, no? Okay, if ever man nga interested mo nga mo indulge or mo palit ani nga mga manok, you can message me sa akong Facebook account, Cruz Arvin Hill or AGC Farm. Or you can call me or text me at 0947-990-4516. Nag-ship pod ko nationwide. So Luzon, Visayas, Mindanao. If ever nga taga-Visayas mo or yung mga taga-Luzon, kung merong gusto na maka-acquire ng mga manok ko, meron din tayong for shipping. So, nagsiship po tayo ng mga manok from Davao to Luzon.